Magandang araw mga kap, magandang umaga sa inyong lahat. No? Meron lang akong mga nakitang mga konting mga kaguluhan dun sa mga Facebook groups. No? And napansin ko, yun nga, may mga ugali na kailangan nating i-address, no, pagdating sa mga kapatid natin sa industriya, no. So magsha-share lang ako ng ilang mga tips mga kap, no, para magabayan kayo pagdating sa paggamit ng social media, pakikitungo sa mga kapwa natin barbero, and then at the same time kung paano natin i-value yung ating mga sarili, no. So tatlong bagay lang mga kap, tatlong mindset ng mga barbero na kailangan nating baguhin. Okay? So, unang-una mga kap, yung mindset na barbero lang ako. Parang ganun, no? So, parang napakababa ng tingin natin sa profession natin, no? Bilang isang manggugupit, bilang isang professional. Lagi ko sinasabi sa mga naging barbero ko na gone are the days na barbero lang ang tawag sa inyo. Normally, yung tawag na nga sa kanila eh, dahil sa galing nila maggupit at pakikisama sa mga kliyente, eh, idol na ang tawag sa kanila, no? So, gone are the days na barbero ka lang, na yun lang ang tingin sa'yo. Ngayon, ang tawag sa inyo ay idol, diba? Dahil nakikita nila kung paano nyo binibigyang halaga yung inyong craft, yung inyong skills sa barbering, no? So, napaka-importante na tanggalin na natin sa isipan yung mindset ng barbero lang ako. Dapat ang nasa mindset natin ay isa akong professional barber. Okay, gaya ng mga doktor, gaya ng mga engineers and other professions, no? So tanggalin po natin sa isip yan na ang tawag natin sa sarili natin ay barbero ka lang, no? So ayan mga kap, hindi yan makakatulong sa atin yan. Walang ibang mag-aangat sa iyong sarili kundi ikaw. Okay, walang ibang magpapahalaga sa iyong sarili kundi ikaw. Okay, bago ka pahalagahan ng ibang tao, kailangan pahalagahan mo muna 'yung sarili mo. Pag nakita ng mga tao, ng mga kliyente nyo na isa kayong professional na barbero at may pagpapahalaga sa inyong trabaho, doon nyo makukuha 'yung respeto. Respeto sa ibang tao. Hindi niyo mo makukuha 'yan kung hindi 'yan magi-start sa sarili mo. Okay, so number 2 mga kap, eh yung utak talangka na mindset. Napakaraming barbero kaya nagkakagulo sa social media, sa mga Facebook group. Dahil sa crab mentality mindset, no? Maganda na yung pinost nung isang kapwa natin barbero, eh yung pangit pa yung nakikita natin. So tanggalin natin yan, hindi yan makakatulong sa atin o sa kapwa natin. And in fact, makaka-apekto yan sa mga tao na sinasabihan natin na hinihila natin pababa. So lagi nating hilahin pataas. Let's inspire more people, no. Kumbaga, bigyan natin sila ng mga angkop na salita kapag ka magki-criticize tayo, tapos punahin din natin yung maganda para naman yung self-confidence nung nag-post eh maging maayos din. Okay? So, crab mentality, tanggalin po natin yan. No? Hindi po yan makakatulong sa atin. Okay, number 3 mga kap, resistance to change. Yung mga ayaw magbago. Kumbaga, yung nakasanayan na eh yun lang. Kaso, may mga gupit kasi na nag-evolve. Okay? So, mga dating gupit na nag-evolve na kailangan mong aralin. At meron din man naman mga nauusong gupit, no? So, kung resistance to change ka at yun lang ang gusto mong gawin, eh, hindi yan makakatulong sa'yo bilang isang professional barber. No? So, kailangan, we have to embrace changes. Okay? Sabi nga, the only constant thing in this world is change. So, without change, you will never get better. No? So, kung gusto mong magbago, magkaroon ng progress, ay kailangan magbago ka, mag-change ka, accept the change. Okay, so iwanan na natin yung sarili natin na kung ano lang yung nakasanayan, pati sa mga tools, sa mga gamit,
may mga innovative tools na, may mga tools, bagong tools na lumalabas na magpapadali ng trabaho at magpapaganda at magpapaunlad ng iyong mga gawa. So, yun mga kap, no, i-share ko lang sa inyo para guided kayo, no, at magkaroon din ng changes. Hindi lang sa inyo, pati sa akin, sa lahat ng tao sa industriya, magkaroon ng pagbabago. Okay? So, tatlong bagay mga kap na kailangang alisin na natin. Unang-una, number one, barbero lang ako mindset. Tanggalin natin yan. Number two, crab mentality mindset. And then, number three, resistance to change. Yung mga ayaw magbago. Okay? Maraming salamat mga kap. Sana may natutunan kayo at patuloy lang tayo sa paghahanap buhay. Okay? The reason why nagtatrabaho tayo ay para kumita ng pera at makapag-provide sa ating pamilya. Kaya patuloy lang nating i-improve yung crop natin, yung marketing strategies natin, okay? Gawin natin ang maayos yung trabaho natin para umunlad tayo. Magkaroon tayo ng progress sa buhay. At lahat ng ito ay ginagawa natin, tandaan nyo, hindi para sa barkada, hindi para mag-inom, mag-bisyo, kundi ginagawa natin dapat ang lahat ng ito, ang pagtatrabaho para sa pamilya. Laging pamilya ang una. Maraming salamat mga kap, sana may natutunan kayo and God bless you all. Thank you.